Magandang araw po sa inyong lahat sa pakikisa sa ating Everyday God Devotion. Purihin ang Panginoon at muli natin pagsaluhan ng mga salita ng Panginoon sa araw na ito na may kaisipang living in the last days. Totoo ang lahat ng ito kaya't sikapin nating manatili sa ating pananampalataya sa Panginoon. Ang titulo ng ating devotion ngayon ay Bunga ng Mabuting Balita. Ang sabi ni Apostle Pablo sa aklat ng mga taga-Tesalonica chapter 2 verse 12, Pinayuhan namin kayo, pinalakas namin ang inyong loob at hinikayat na mamuhay ng tapat sa paningin ng Diyos na tumawag sa inyo upang mapabilang sa kanyang karian at kalwalhatian. Sinulatan ni Apostol Pablo mga taga-Tesalonica upang gunitain na naging pundasyon ng kanilang pananampalataya ay walang iba kundi si Jesucristo na Panginoon. Mula nang ipangaral sa kanila ni Pablo ang mabuting balita ng Panginoon tungkol sa paghahari ng Diyos, marami ang sumampalataya kay Jesus. Mga Gawa chapter 17 verse 4, Naniwala at nahikayat na sumama kina Pablo at Silas ang ilan sa kanila, kayo din ang maraming kababaihang kinikilala sa lungsod at ang napakaraming debotong Griego. Kaya naman ang pananampalatayang iyon ay nagbunga sa mga taga-Tesalonica ng matibay at mabungang buhay. Unang mga taga-Tesalonica chapter 3 verse 7-8, Mga kapatid, dahil sa inyong pananampalataya kay Kristo ay naaliw kami sa gitna ng aming pagkabalisa at mga hirap. Nabuhayan kami ng loob dahil sa inyong pananatiling matatag sa pananampalataya. Kaya nga ang bunga ng mabuting balita ni Kristo ay isang strong foundation of faith para sa mga kumikilala at sumusunod kay Kristo. Ano man ang mga pagsubok sa buhay, ang pundasyong iyon ay hindi masisira o matitinag dahil si Jesus na anak ng Diyos ay maaasahan. Walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Romans chapter 8 verse 35. In Romans chapter 8 verse 28, alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Ang mga taga-Tesalonica ang nagpalakas ng loob kay Pablo at nagdulot ng kapurihan sa Panginoong Hesukristo. Unang Tesalonica chapter 2 verse 13. Kaya nga palagi kami nagpapasalamat sa Diyos sapagkat nang ipangaral namin sa inyo ang Kanyang salita, hindi ninyo ito tinanggap mula sa tao kundi bilang tunay na salita ng Diyos at ang bisa nito ay nakikita sa buhay ninyo ng mga sumasampalataya. Now, bilang pag-ihikayat sa lahat, tularan natin ang pananampalataya ng mga taga-Tesalonica para sa kapurihan ng Panginoon upang sa huling araw ay matagpuan niya tayo sa pundasyon ng ating pananampalataya ay matatag pa rin itong nakatayo sa harap ng Diyos at Panginoong Hesukristo. Marami pong salamat sa inyong pakikibahagi sa ating Everyday God Devotion sa araw na ito at pagpalain po kayo ng ating mahal na Panginoon.